guys, good evening. Guys, isishare ko lang sa inyo kung paano ako nagkaroon ng ganitong halaman. So, I'm rich. Mayaman pala ako. Okay? The story of my kaduple flower. Kung mahilig ka sa halaman, alam mo kung anong klase ang kaduple flower. Okay? And really, maraming salamat doon sa vlogger na napanood ko yung 5 most expensive plants in the world. But before anything else, ngayon lang kasi na-stop ang ulan dito, so hindi ako makabili ngayon ng yung sun soil nito, yung para dito. Good evening, welcome back to my YouTube channel. This is Mind Stories. Guys, isishare ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng ganito. Kasi, correct me if I'm wrong, hindi ako sure. Ayan na, only isang, oh my God! Oh, hindi. Tatlo silang ganito, yung isa nasa hangin na. Nasa labas lang to ng bahay ko, dito sa small house ko. Pero nasa paso siya, isang dahon lang to, guys. So, ikikwento ko sa inyo kung paano ko nagkaroon ng ganito. Ngayon, aalagaan ko siya, palalakihin ko na siya, and I'm really sorry. Kasi nilagay ko siya sa maliit na paso, so hindi siya lumaki. But guys, itong halaman na to is galing sa Taiwan. Kasi nag-work ako sa Taiwan for 6 years. Isang employer lang. Nag-alaga ako ng autistic. So, may isang pangyayari na ginising ako ng boss ko. Bago mag 12 midnight. Honestly speaking, siguro basta lampas 11 ng gabi, nagulat ako. Sabi niya, Lisa, come. Sa Tagalog, punta tayo sa second floor, may patitingnan ako sa iyo. So, nagtataka ako kung ano. So, pumunta kami sa Asotea. Asotea is terrace, di ba? Inabangan namin yung isang halaman niya. Lumalaki to, guys, tumataas. Pagdating ng 12, yung bulaklak nito, nakaganon, dito siya sa dahon, sa dulo ng dahon. Unti-unti siyang bumubuka, pero pink siya na ganon. Parang petals, parang itsura din ng petals. Bumubuka siya ng unti-unti. Nakita ko talaga. So, ang ganda na. Amazed talaga ako. Sabi ko, napakaano naman ito. In my whole life, first time ko makakita ng bulaklak na gano'n, na 12 midnight talaga siya bumubuka. Ang ganda. Tapos ang bango. Tapos, okay, tapos na. Siyempre, nato ko the following day, may pasok yung alaga ko. So, iniwan namin siya nakaganon. So, honestly speaking, hindi ko alam kung anong oras siya nag-close. But, kinabukasan ng umaga alas 6, pumunta ako sa Asotea, tiningnan ko ulit siya. Excuse me, naka-close na siya eh. Sarado na. So, first time ko makita siyang ganon, tinanim ko na yung sa utak ko, anong benepisyo ng halaman na to? Hindi ako marunong mag-Mandarin that time. Talagang gusto kasi ng boss ko matuto mag-English. So, hindi kami nag-uusap ng Mandarin sa loob ng bahay. Tapos, after two days or three days, I'm not sure, pinitas na yung bulaklak, hinugasan niya, slice niya, nilagay niya sa cup, tapos tea. Mm-mm. So, ito na, tapos na yon. So, ang ginawa ko, naamis ako, pumitas, tinignan ko yung dahon, doon tumutubo yung bulaklak, tapos meron siyang gamot. Ay, ano ba yun? Yung root? Ano ba sa Tagalog yun? Gamot, di ba? Ugat. So, kumuha ko na isang dahon, tinanim ko sa isang paso. Tumubo siya, guys. Then, after 4 months, binilang ko, namulaklak siya, nabuhay siya. So, nabubuhay siya sa isang dahon lang. Yung dahon lang itatanim mo. So, ayun na, alaga. Ang dami na, natuwa na yung boss ko. Hindi ako nagtatanong, ano, pero nakikita ko siya. Every time na may bulaklak, pinipitas na yun. So, minsan may bulaklak,
nung gabi, ako din nagmasid. Kasi siguro pagod na siya. Din sabi ko, para ba ano ba ang binikisyo mo? Bakit alas 12 ka ng gabi bumubukas? Kinakausap ko yung bula, na, kinakausap ko naman talaga ang mga halaman. Wala lang, binantay ko siya. Tapos, that time kasi parang mahangin eh. Parang natakot din ako sa second floor kasi midnight eh. Akit na ako sa third floor kasi doon kami natutulog. Kasama ko sa room yung alaga ko. 21 years old yung alaga ko, lalaki, autistic. Balik na ako sa room. Kinabukasan, pinitas ko yon, ginawa ko rin ting. Kasi hindi ako doon tumaba. Tapos parang ang ganda ng kapakiramdam ko. Parang ang sigla ko, ang lakas-lakas ko. Yes, isa yun sa naano ko. So, nung, in short, madaling salita, nagkaroon ng gulo, di ba? Yung finish contract na ako for 6 years, nagkaroon ng gulo yung fisherman ng Taiwan tsaka ng Pilipinas. So, stop yung processing ng mga OFWs. So, umuwi na ako dito. Sabi, pag na-left, balik ka dito. Eto na, hindi ko alam, sabi ko, nakaipaki na ako lahat. Tapos, inanggapin yung wala siyang bulaklak, pumitas ako ng isang dahon. Ng isang dahon. Kinabukas, sabi ko, Che, doon sa anak niya, honestly, pinagpaalam ko yun. Kasi kung di paalam, yung sabihin, nakaw yun. Sabi ko, Che, hinga ko ng isang dahon, uuwi ko ng Pilipinas, souvenir ko. Sabi niya, Hua, yeah. Di pumitas ako. Binalot ko siya sa papel, sa damit ko, nilagay ko sa gitna. Kasi baka mamaya anong ikaso sa akin. Awa ng Diyos, nakalusot. So, pagdating dito ay sinabi ko na itanim yan sa paso. So, since then, eto na, andito kami sa Pilipinas, tinanim ko na sa paso, pinabayaan ko. Sabi ko, ba't ayaw niya lumaki, ayaw niya magbulaklak. That was 2013. So, up to now, ito siya. Pero dumadami siya ng ganito. Di ko alam kung ang ibig niya sabihin. Ayaw naman niya ako iwan, di siya namamatay. So now, I'm thankful nag-YouTube ako, naging vlogger ako. Doon ko na lamang kung ano ang halaga niya, kung gaano siya ka-importante. Yes, I'm sorry. Talagang I'm sorry. Humihingi ako ng tawad. Aalagaan ko na sila mula ngayon. Kasi guys, mayroon ba sa ibang ano ko na isi-share? So, ito ngayon, nabasa ko doon sa isang vlogger. Hindi kasi pwede kong i-ano yung name niya o hindi. Doon ko nabasa, ito yung huli niyang binasa. Sabi ko, ito yung halaman ko, meron ako nito. Tapos sinearch ko na sa Google. Ito nga yung may flower. Kaya lang guys, hindi ako pwedeng mag-ano ng flower. Kasi makaka-copyright ako, kasi license. I-Google nyo na lang po yung, ano yun? Kadupol flower. Kadupol flower. Q-U-B-U. K-U-D-U-P-U-L flower. I-search nyo na lang po sa Google kung gaano siya kahalaga. Priceless siya, guys. Very number one expensive. So, binasa ko na ang history niya. Napakaganda. Napakaganda, guys. So, ngayon ang gagawin ko, that was the story kung bakit ako nagkaroon ng kadupol flower. Ang yaman ko pala sa halaman. So, walang sinabi yung mga mahalaman yun dito sa halaman ko. Sorry. Ay, masaya lang ako, nalaman ko kung siguro may ano din siya. It's really hard to explain kung bakit nagpitas ako ng isang dahon, inuwi ko dito. Honestly speaking, hindi ko siya naalagaan ng maayos, pero tinanim ko siya sa isang paso. Then, kinalat, meron pa isang paso doon, nabasag yung paso, kaya transfer ko siya sa maliit, kaya hindi siya nakabelo. Kasi nababangga yung mabasagin na paso. So now, may paso na ako dyan. Kaya lang di ako makabili ngayon ng soil. Kasi yung garden soil, dahil umuulan nga dito, may typhoon. Kasi 2 days ago ko palang nalaman. So God, hindi ako makatulog. Ang laki din ng kasalanan ko sa halaman na to. Hindi ko siya masyadong inasikaso. Sabi niya siguro, alagaan mo ako. I will give you lots of money. Yeah. This is Kadupol. I'm really thankful. Thank you, Lord. Thank you. So, kung merong man bumili, pagbibigyan ko. Yes, of course. Pero padadamin ko siya. Ayoko siyang mawala sa akin. Kasi, it's really hard to explain. Bakit nagdala ko ng isang dahon sa Pilipinas? Ibig sabihin, connected na siya sa akin.
kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano ako kahalaga sa kanya, kasi pumitas ako ng dahon doon sa tinanim ko. So, eto na siya. I'm really sorry, humingi na ako ng tawad sa kanya, kasi talaga hindi ko siya alagaan ng maayos. So, ngayon iniisip ko, kung itatanim ko siya isa-isa sa dahon, sa paso, masasaktan siya. Iniingatan ko na siyang hindi masaktan, and I'm sure wala pa naman nakakaalam dyan sa labas. So wala pa naman siguro nitong magnanakaw. So paggabi pinapasok ko na lang siya para hindi mawala manakaw. Kasi kung mahilig ka sa halaman, magsi-search ka talaga. Pero hindi pa po niya ako binibigyan ng bulaklak. Ngayon naalagaan ko siya, humihingi ako sa kanya ng bulaklak na. At pag may bulaklak na siya, ibablog ko din. But this is kaduple flower. Yes, plants. Yeah, kadupol ko to. So, iisa-isahin ko na siyang itanim. Guys, sumasanga siya dito. Ang bulaklak nito, minsan dito sa dulo. Yan, i-search nyo guys sa Google. I'm not joking. So, that was the story of my kadupol flower. Kung paano ako nagkaroon ng kadupol flower. So, that was, I guess, July nang umuwi ako ng Pilipinas. 2013. So, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 years na ako dito sa Pilipinas. So, sabi niya siguro, wake up, minds to lips. This is your time. Kasi guys, nag-bloom sila November to March. So, mag-start na ako. It's not yet too late. Hindi pa huli ang lahat. So, aayusin ko na sila. Mamahalin ko sila. Kagaya ng pagmamahal ko sa pamilya ko at sa sarili ko at sa taas. Kasi it's really hard, guys. Hindi niya ako iniwan. At saka, yung husband ko, inaalagaan niya to. Sabi niya, pag hinahawakan niya itong halaman, iba daw ang pakiramdam niya, lumalakas siya. And guys, that was before na bago ko nalaman kung gaano kamahal at kahalaga yung kadupol flower. That was on my birthday. Isishare ko din sa inyo. Andun kami sa malaking bahay. Ipon-ipon kami, dalawang pamangking ko. Tatlong pamangking ko. At saka kami, isang pamilya, mga anak ko. Nagkwintuhan kami kasi ang dami namin halaman doon. Ngayon sabi ng ni Senior Ruben, sabi niya, meron akong isang halaman sa bahay. Walang sinabing halaman niyo. Pero hindi pa namin alam guys kung ano ang value ng halaman na to. Sinabi niya yon na pag nahawakan ko yung halaman na yon, lumalakas ako. That was September 17. Ay hindi, kasi Webes yata yung 17. Basta yung linggong yon, I guess 19 yata yung September 19. So 3 days ago nalaman namin kung sino si Kadupol Flower. At guys, honestly speaking, hindi ko alam ang pangalan niya. Sa picture lang, nakita ko siya sa dahon. Doon sa nag-vlogs, and thank you very much sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Hope Sunday ma-meet kita, kasi dahil sa iyo nalaman ko kung ano ang pangalan niya at nalaman ko kung how expensive my plants. Okay, so siguro kahit isang dahon bibigyan kita. Kailang hinahanap kita uli, hindi kita makita. Okay, kasi dumaan lang yun, talagang in God's time. Really in God's time. That's all for today. Diyan nag-i-end ang kwento ni Lula. Ni Minds to Lips sa kadupol flower niya. Ngayon, alam ko na ang name niya. Tatawagin ko na siya sa name niya. Kaya lang, medyo mainit sa tae ngayon. So, I will call her Honey. Para hindi kasi pag kadupol itawag ko sa kanya, baka, may kadupol pala si Minds to Lips. Manakaw nga. No, hindi naman. Siyempre, this is priceless. Sabi nga sa Google, priceless siya. Wala talagang nilagay na presyo. Siya ang number one na pinaka-expensive na halaman sa buong mundo. So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, of course subscribe, and hit the tiny bell. Tristias Kunipin, at para ma-update ko din po kayo sa mga susunod kong kwento tungkol sa kadupol flower ko. Okay? Thank you.
thank you, Lord. God bless us all. And stay safe, stay alive. This is Mind Stolik. Thank you very much. And God bless us all. Bye-bye.